Ayan, nandito tayo sa Dyno Pro Philippines, dito sa may sukat. Meron din silang branch sa Mindanao Avenue. Kung gusto nyo sukatin ang powers ng sasakyan nyo, kotse man yan, front wheel drive, rear wheel drive, or all wheel drive, motor, pwede rin, ano? Pumunta lang dito sa Dyno Pro Philippines, masusukat nila kung ilang horsepower, torque ang ginagawa ng kotse nyo, tsaka hindi lang yan, kung ano yung power delivery ng mga sasakyan nyo, no? So, kasi minsan, di ba? Sabi nila, 300 horsepower, pero lahat nasa dulo. Malalaman mo kung yung power mo kung saan niya ginagawa. So, bawa 3000 RPM. Tapos 300 horsepower kagad. Ayun, sisibakin mo yung 300 horsepower pero nasa dulo yung lahat ng power niya, di ba? Ito malalaman, no? Diyan sa mga dyno na ganyan. Dito nalalaman kung yung mga modification na ginawa mo gumana. Hindi lang yung seat of the pants feel ganyan. Pwede naman yung street tune pero delikado. Tsaka ito, accurate. Kumbaga may mga numero na ebidensya talaga na siyempre may machine na nag-measure, may computer na nag-measure. So hindi hula-hula, tsaka hindi haw-haw. Tapos isa pang pagagamitan ng baseline dyno, di lang sa payabangan. Kung hindi, halimbawa, bibili ka ng sports car, pwede mong dalhin dito. Baka pinangako sa'yo nung nagbebenta, halimbawa, 500 horsepower. Tapos nung dinyno pala, hindi naman pala, parang mahina. Supot pala, ganun. Yung pinangakong horsepower, malalaman mo kung accurate talaga. Maganda dyan, ang style. Dito kayo magka-transaction. Dito kayo magbayaran. So, kahit na magbayad ka ng dyno fee, at least, yung due diligence mo, nandun, no? So, hindi ka nagoyo. Napatunayan mo, yung kotse yung binili mo, yung sinasabi ng seller na power, yun talaga yung power ng binibili mo sa sasakyan. Ayos ba? Yung mga life hacks dyan. Ayun, ano? So, halimbawa, ito. Ayan, yung yabangan ng pag-uusapan, 585 horsepower at 5,480 RPM. Torque naman, 610 foot-pounds sa 3,280. Mai-imagine mo na, hindi mo pa nasasakyan yung kotse dito. Pag inapakan mo bigla, bandang 3,000 RPM, biglang bubulusok tong ganun, no? Yun. Tapos, pabilis na ng pabilis yan hanggang himatayin ka. Ganun kalakas yung kotse yan. Sa baba, air fuel ratio. So, habang patas ng patas yung boost, dapat yan, pababa ng pababa yung AFR hanggang dun sa nakatodo boost AFR niya. Yan yung AFR. Yan yung isa sa mga ina-adjust ng mga tuner. Nalalaman din niya dahil sa dyno kung saan punto siya RPM siya magangalikot. So nalalaman ng tuner, kung halimbawa, nakukumpare nila yung stock tapos kung ano in-improve, yun yung tinitignan doon. Na halimbawa, itong pula, yan yung baseline. No? So yan yung power niya dati, unang run. Tapos nung chinun na, siyempre, ano na, nilagay na sa in-input na sa computer lahat na mga magic ang ginagawa ng tuner. Kung paano nagre-react yung kotse, ito na siya ngayon, no? So yung max power niya nung una, 335, naging 349. Ito yung torque. Mula 336, naging 363. So nakikita natin, bawat punto, kung gaano karami tinataas. Kung yun yung motivasyon ng dyno para sa mga tuners. Yun. So, hindi lang palakihan ng titi yan, pabilisan tumigas. Parang ganon. Tama ba? Tama sir, tama. Oo. Ito yung motor ko, no? Ay, boss. Hindi pala. Hindi pala akin yan. Hey, bro. Christian. Ramon, Ramon po. Ikaw to, no? Ikaw si Chua. Chowa. Chowa. Anong modelo po yan, sir? Ano po? Ulit? S1000RR. S1000RR. May modification po dyan bukod dun sa carbon. Na, modified na. Ano pa? Naka-full exhaust na siya. Naka-intake. Pala-tune na lang yung kulang.
And then the exterior look, halos lahat na carbon na siya. Eh, anong stock pa una power niyan? I'm not sure about the power. Ayun sa internet, ito yung stock na power niya, no? According to BMW. Malalaman natin today kung ano ang power na ginagawa nito sa dyno. Tama po ba? Tama. Ayan, wheel horsepower. Kasi minsan, di ba sa brochure power, iba sa wheel horsepower. Diba? Yes, iba. And since naka-modified na, ngayon natin malalaman. Parang itsura pa lang, matuli na eh, no? Mukha lang. Ano yan? Sa track day. Mga ganyan eh. Mga tinitingnan ng mga nagbabanking sa Marilaki. Kung gaano kakalbo to, inadala mo sa Marilaki yan. Actually, sa Clark Speedway, para mas safe. Yan ang tularan nyo! Si Mr. Chowa, oh! Di pwedeng kamotor riding moves dyan. Di pwede, siyempre. Baka dumami. Mahal to. Ito, Mets. Ano na? Kahilig ka sa motor, di ba? Ito ko yan. Gusto mo to? Oo. Matanda ka na, Tito Mets. Mag-retire ka na sa motor. S1000, ganda yan. Gano'ng ganyan? Siguro na, sa mga 1.6. 1.6 yan? Oo. Kasi siyempre, hindi ko alam ha, mga 1.6, 1.8 siguro. Sino mo to? So, sino mo? iPad, oh. Mukhang humihiga, eh, oh. Oo, sabihin, magaling talaga to si Mr. Chowa. Mr. Chowa, oo. Parang ito nga, eh, walang galos, eh. Parang laging pahiga to, eh. Kahit sa EDSA yata, nakabanking. Dyno po nila, wheel dyno, no? Dyno jet yan. Kasi may mga iba-ibang klaseng dyno, may hub dyno, yung kinakabit sa gulong yung machine. Tapos meron ding engine dyno kung saan nakukuha yung data na nilalagay nila sa mga brochure. Pero sa tingin ko, etong ganitong style ng dyno ang pinaka nakaka-simulate ng road conditions. Di ba yung pakiramdam parang ano, naghihintay mga anak, ganun? Kinakabahan ka ba? Chill lang. Parang naginasas mo dyan? Wala mo. Ayun na. Bakit i-compute yun? Masak sa ulo. Tama. Sa kung gusto mo, ipunan mo, bilhin mo yun na yun. Oo. Step by step na. 2021 BMW S1000 RR na may mga konting kalikot. Let's see. Ah?
isang bagay sa pagda-dino, pwede mo i-post sa Facebook ang magiging resulta for more likes. Yun, ano? Nalaman niya na may saysay ang mga ginastos niya sa motor niya. Kasi masaya siya dun sa power. Ang number one na lang, mag-ingat si... Rider na lang yung ulang, yun o. Ha? Rider na lang yung motor, pwede rin. Mag-helmet ka, uy! Kinakabahan ako para sa'yo. Wait na ka lang. Lakas sa motor mo. So, final power? 178 horsepower. Yung torque? Ayan. 65. Congratulations, sir! Napakalakas ng motor mo. JDM number 1, Dyno Pro number 1. Dyno Pro Philippines number 1. Yan. Mr. Chowa, anong gagawin mo sa motor mong napakabilis ngayon? Wala, iyayabang lang sa Instagram o ano? Pambababae, single. Pambababae, single. Single ako ha, kung baka sakali. Hindi pwedeng ipambabae yan, magiging ano yan. Sausage magnet kaya, yan. Nagmotor ako dati, kala ko dadaming chicks ko eh. Puro lalaki yung nagpakilala eh. Benta ko lang kung puro lalaki na panlalapit eh. Hindi, wala mga kakas na babae eh. Hindi wala rin. Kayuhan mo yung mga kamote na... tarantado mag-drive. Do it on the track, wag sa Marilaki. Huwag maging kamote. Meanwhile, sa kotse department. Yan, kotse ni Tito Metz. Ako sa yun yung tuner. Oh. We're back. What do you estimate it's gonna make? No, no. Never guess. Hope for the best. Ano Tito Metz? Kargado ba yung auto mo? Na. Stock lang yan. Okay, tignan natin kung gaano kalakas ang stock na Evo 9. So yun ano, ito, dyno tuning ang nagaganap. Yung mga modifications si Tito Metz. Tapos, ini-edit ni Papa Norman. Ayan, adjust na ng adjust. So, pataas ng pataas yung power ng walang sabugan na magaganap. Kumbaga sa gitara, tinutono ni Papa Norman kung ano magiging pinakamagandang tugtugin ng kotse niya para maging malang rockstar sa kalye si Tito Metz. Yung mga kotse ganito kasi sa brochure nakalagay, sabi 280 horsepower, ganun. Pag nag-measure kasi yung mga hapon ng horsepower sa engine o kaya sa flywheel, so 280 sa flywheel, pero ang totoong wheel horsepower nun, yung nasa apat na gulong, no, mas mababa, 240, ganun, 260 sa stock na ganito. Pero ngayon, ito, sa mga nangyayari ngayon, 325 na sa mga pinagagawa nila Papa Norman. Are you happy with the turbocharger? It's okay, let's see. Experience na katulad niya, kahit mag-aaral ka sa YouTube Technical University ng tuning-tuning, nakakatakot. Kaya may mga professional na katulad ni Papa Norman para gawin yan para sa inyo. Para hindi sumabog ang kotse nyo. Isa siyang tool para malaman ko ano yung condition ng kotse mo at ano yung power delivery. Okay, what's your analysis? I could use a cam. Cam shaft. 62. 362. It's flat, oh. See
23 pounds of food. Let's try to get this to 25 straight. Where'd you get this 25 point something? From the 23 at this stage. At this stage. Okay. Okay. So, the taper. Yeah. This is our boost. This is our boost curve. Okay. It needs a cam. Yeah, it would help. How is it? It's okay, it could be better. It's a big turbine. Final answer. That's it. Needs more. I gained how many? You probably gained about 100. 100. 100. Ang dami na noon, 100. 100 na kabayo. 'Di ba? Stock Evo 9 is like 250 only, right? 250, 260. So we're at 360, right? 100 na kabayo, putang ina, sige na 'yun. Pag tumaas sabay-sabay 'yun. Ito 'yung baseline. Yung baseline mo 286. After tune, ito pula. Oh, tapos across the board, kita mo dito, oh, meron na nag-gain dito, 4,000 pa lang. Mararamdaman mo na yan pa-uwi. Okay. No? Traffic eh. Right? That's how you compare it. You compare the discrepancy between the first pulse, the untuned versus the tuned. Okay, this is what you'll feel on the street versus this one. And this one, most gains here. Right? Tama ba? Yeah, but our baseline is we cut, so. Okay. So, nakita mo yung motor kanina? Pag nasalubong mo, gauge kayo. Hindi, wala. Wag sa streets. Okay, may printout pa. Pwede mo na ipa-frame yan. Pag may naghamon sa'yo, pakita mo na lang to. Para hindi na kayo maglaban. Huwag mo na patulan. So guys, yun ang mga services dito sa Dyno Pro Philippines. Padayin nyo na yung motor nyo, mga kotse nyo, all-wheel drive, front-wheel drive, rear-wheel drive, kung anong wheel drive yan. Para hindi hulaan ang tuning at accurate ang readings. Tsaka para malaman nyo kung may silbi yung mga binabayaran yung parts o yung kotse nyo, malakas talaga. Diretso lang dito sa Dyno Pro. JDM number 1. Natin naman, no? Kung naalala nyo, nag-slide yung clutch ko nung huli nating dyno. Eto, sana wala nang aberya. Let's do this. Sana hindi sumabog. Tapos na! Salamat tol, hindi ka sumabog! Love you! Asensya ka na ha! Greedy ako sa kapangyarihan! Dyno Pro, number 1! Norman, what if I want more power because I'm greedy? Every time with more boost! Okay, adjust the waistcape, right? There we go! Oh! 60 torque, not bad! 60 torque, not bad! Okay. 40 horsepower. Ayan boss, sa tinagal-tagal mo dito boss. Kamusta yung power ng Evo ko kumpara dun sa ibang Evo dumaan dito? May mas malakas pa pero sa lahat ng naka-Evo dumaan dito, ikaw yung pinaka-pogi driver. JDM number 1. Anong size mo sa t-shirt?